Hi guys! Welcome back to my channel. Sa ngayon ay may mapumuntang lalaki sa atin na may daladala ang binaklas ng mugs at gusto niya daw papalitan ng gulong. So dahil baklas naman na ay magiging maiksi na lang ang video natin. Ayan, nakikita nyo, nilalagyan ni mekaniko ng langis ang mga gilid ng gulong. Bakit? Para mas madulas ang pagpasok nito sa gilid ng mugs. Kabilaan siyang pinapahiran. Kahit walang machine, sa pagkakabit ng gulong ay kaya naman. Gagamit lang po ng 2 kapirasong bakal na medyo matulis ang dulo. Ang 2 bakal na to ang gagamitin natin ng panungkit ng gulong. Sa pagkakabit po nito ay kailangan lang nating sundan ang marka or arrow sa gulong ng sa rotation niya. Hindi po kasi po pwedeng pabaliktad. So yung gulong natin ay tubeless, so hindi na natin kailangan mag-interior. So lagi lang pong pakatatandaan na dapat mas maliit ang size ng gulong sa harap kumpara ng nasa likuran. Pwede silang maging magkasing laki. Huwag lang mas malaki yung nasa harap kumpara ng nasa likod. Pag tubeless guys, dito ang gagamitin natin sa halip na interior. So gayang nakikita nyo guys, ipinapasok na ni mekaniko yung gilid ng gulong doon sa gilid ng mugs. Para sa dagdag na kaalaman pa, pag mugs ang gamit, pwedeng i-tubeless kasi walang sisingawan yung hangin. Maliban na lang kung may tama or may bengkong na yung mugs. Tapos, pagka nakarim naman or dirayos, automatic the interior din po yan. Siya kasi yung, doon kasi po pwedeng sumingaw yung hangin sa mga butas niya. So, ayan, kapag ka nakabit na yung gulong sa mugs, so lalagyan na po na ready na po siya para lagyan natin ng hangin. Tatanggalin lang po natin yung barbula, tapos sabay natin ngayon bubugahan ng hangin. So yan, nakikita nyo guys, gumagamit siya ng compressor para lagyan ng hangin yung gulong natin. Pero kung walang compressor, pwede rin po kayong gumamit ng yung binobomba lang. Tapos pag okay na guys yung hangin natin, titingnan nyo po yung gilid. May kasi mayroon diyang nakapaikot na guhit eh. So titingnan nyo po kung pantay-pantay na po ba yung distansya nung gilid ng mugs doon sa guhit na nakaukit doon sa gulong. Sa parting yan guys, ibinalik na ni mekaniko yung barbula sa tito. Tapos sa kanya ulit nilagyan ng hangin gamit yung mas maliit na butas. So ganyan yan guys. Ayan, kung mayroon pong tire sealant, mas maganda sana, pero pwede rin namang wala. Yung iba ayaw naman na may tire sealant kasi madumi daw, pero yung iba naman gusto kasi anti-flat nga siya eh. So malaking bagay din, lalo na kung malalayo yung rides. Kung halimbawa pong naparami naman yung paglagay nyo ng hangin, pwede nyo rin po siyang bawasan ng kaunti kasi hindi rin maganda kung sobra-sobra naman siya kadaming hangin guys. So yan po yung video natin sa ngayon guys. Sana ay nakatulong sa inyo ang videong ito. Paki-like naman po at paki-comment sa baba para mapansin naman po ni YouTube. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. Ingat at maraming salamat!